biglang spark sa mata ko. Parang look, yung salamin na tamaan ng araw. Kasi nga naman kumarso, nagmilagro daw yung ano, yung statwa. Naglangis. Pero po, naglangis. Parang may tumatagas paunti-unti. Ang ganda, medyo dumadami na. It was not there. Now it's coming. Tumulong siya sa sling. Papa Pio. It's a miracle. Yes, it is. Nagmilagro si Papa Pio. Yung reaction naman sa miracle. I thought it was just a coincidence. When I looked a little bit more, there was hair and oil. Tinawag ko na yung mga tao. Pinakaway ko na sila. Tinuturo ko yung tumatagas dun sa right side ni Father Pio. It's coming. That's the one. It's there. Oh my God. May ilang naglabas ng panyo. Okay. Baby, bonus mo doon. Yeah. Okay. Okay. Tingnan mo, nakagawa yung jamini doon siya. Eh, sana naman ba itong patutuo sa mapaghumalang paring santo? Ang kumuha ng video, si Rosny na nung una aminadong ni hindi kilala si Padre Pio. No, baka ano lang yun, bendita. Ang iniisip ko lang that time mag-ano sisindi ng kandila, hindi ko na-expect may mask po pala. Nasakto na naman niyang nakadisplay ang replica ni Padre Pio na galing pa sa headquarters nito sa Rotondo sa Italy. Gawa ito sa Hollywood. May tingin Hollywood. 60 kilos at taas na halos 6 feet. Sa Latin grade, sa yung first degree really ni Padre Pio. Kahulmang kahulma raw nito ang labi ni Padre Pio na nakahiray sa huli nitong hantungan sa San Giovanni Rotondo sa Apulia, Italy. So from December 30, nagstay siya dito. It's a miracle! Yes, it is! Nagamilagro si Papa Pio. Bago raw ang anya, milagro ni Padre Pio. Ilang makailang beses na raw nagpakilala sa kanya ang paring santo. Mayroon po nagla sa Facebook ko, yung nag-offer po siya sa akin na magbibigay daw po siya ng kwintas and then libre po daw yun. Isang araw na lang daw, may natanggap siyang parcel. Pagbukas ko, yun po si Father Pio po. Sinuot ko na ang simula noon yung kwintas. Hindi lang daw ang relasyon niya sa Diyos ang tumibay. Bumuti rin daw ang kanyang kalusugan. Every month, pag before dumating yung monthly period ko, masakit yung katawan ko, pagod na pagod ako, hindi ako kumikilos. Wala po akong nararamdaman katulad before. Pati po yung acid problem ko, parang nawala po talaga. Yung anak ko, pagka masama yung pakiramdam niya, sinasabi niya sa akin, Mami, can I borrow your necklace? Pinapasod ko rin po sa kanya. Yung anak ko kasi asthmatic yan, Mami. Galing siya sa school, umuwi siya kasi masama daw yung pakiramdam niya. Sabi ko, sige, suot mo ba ako tong kwintas? Sabi niya, Mami, I'm fine now. I'm feeling better. Mula noon, nagsimula na siyang ma-interest kay Padre Pio. Sinerge ko po kung sino po si Father Pio. Doon ko na po nalaman na hiling, may mga ganun pong ano si Father Pio. Si Padre Pio o Francesco Forgione, Italianong pare na nakilala sa kanyang kababaang loob at mga pagkakawang gawa para sa mga mahihirap. Siya ang patron para sa Civil Defense Volunteers, Stress Relief at Adolescents. Namatay noong 1967 at isa sa pinakamalaking katolikong santo na kinanonize ni Pope John Paul II taong 2002. Siya ang unang pare na nagkaroon ng stigmata. Yung mga samad ng Panginoon lumabas sa kamay niya ay gives siya to read the mind and the heart of the penitent. Padre Pio is one of the saints na up to this time very strong yung influence. That's because of sa life niya. No? He shared so intimately the sufferings of the Lord for 50 years. So I think because of the gift of sharing the wounds of Jesus in his body, miracles would naturally happen. Isa sa makapagpapatunay ng himala ni Padre Pio, ang kapo niya pare na si Father Bonaventure na nag-agaw buhay Enero nung nakarang taon dahil sa acute heart failure. I have been feeling and being hemorrhaged. I really ask Father Pio that nothing but medical instruments will touch my body. Habang nasa ospital, ipinag-pray over si Father Bonaventure hanggang ang mga dumalaw daw sa kanya, may napansing kakaiba. While I was in the hospital, may mga nag-visit, mayroon isang friar, si Fra Antonio, while he was watching me, dumadaling araw, he saw a kind of shadow sa isang parang friar din, na nagtingin sa akin pagkatapos, umupo sa akin ng God ko. Sa pagpunto ni Fra Antonio at that time, maya-maya, dumating yung si Father Richard, the lion really ni Father Pio, as if it was a confirmation, the same yung nakita nyo, ito si Padre Pio, I really attribute that miracle, that healing, to you to Padre Pio. Especially with the angiogram and angioplasty na hindi na ko dumaan sa ganung proseso. I'm very grateful to Padre Pio because I know and I so believe that siguro hindi patapos yung dapat kong gawin bilang isang pare. Taong 2018, nung unang dinala sa Pilipinas, ang incorruptible heart ni Padre Pio, isa sa pinakamainit na tumanggap dito, mga deboto sa Cebu, na nakasaksi sa di mano, milagrosong pagtibok ng puso ng paring santo. Nung pagdating dito ng Cebu, tumibok yung puso. So marami po nakawitness nun. Grabe tayo yung statua, tumibok. Makalipas ang limang taon, ang sacred replica naman ni Padre Pio ang dinala sa Our Lady of the Sacred Heart sa Marigondon sa Lapu-Lapu City bago ito ilipat sa permanente nitong tahanan sa Santuario ni Padre Pio sa Pulang Bato sa Cebu. Kaya ang debodo na si Grace natuwa nung nabalitaan ito. Utang na loob daw kasi niya kay Padre Pio ang kanyang paggaling matapos siyang ma-stroke nito lang nakaraang taon. Grabe ang depression ko po. Yung trabaho ko kasi nakaraan, takuan, tapos bigla na lang naging ganyan. Yung hindi ka na makatayo, hindi ka na makalakal, ang sakit-sakit. Hindi ko pa masyadong kilala si Padre Pio. Nakikita ko lang yung imahe niya. Sunod na may nagbigay raw sa kanya ng prayer book ni Padre Pio. So yung prayer book, yung lagi yung dala-dala ko. Ngayon sa pagtulog, kasama ko talaga ang nilalagay ko sa unan. May nagsabi sa akin, Grace, may Padre Pio, sige, punta tayo man eh. Healing mass. Hirap mang gumalaw. Nagpursige si Grace na dumalo sa healing mass. Tulak-tulak ng wheelchair. Ang gaan ang pakiramdam talaga. Yung parang stress mo, yung depression mo, nawawala. Ganun, parang nagbigay siya ng strength.
isa pa raw sa nakatulong sa kanyang paggali at pag-inom ng tubig na hinaluan niya ng petals na nahulog daw mula sa relic ni Padre Pio. Ay, ito po yung gel na ginagamit ko. Dalawang ganito makubos ko sa isang araw. Maganda na nakatulong sa kanya yun marahil dahil pag-inom ng tubig. No? So, ang pasyente na strong, importante yung hydration. Pero maaaring hindi safe na dumadampot galing sa lupa or sa maruming lugar tapos yun yung gagamitin para iinumin. Maaaring makasama. Makalipas ang ilang buwan mula nung na-stroke si Grace, unti-unti raw bumuti ang kanyang pakiramdam. Katunayan, balik trabaho na siya ngayon. Malaking pasasalamat ko sa mga nagpe-pray sa akin kay Padre Pio, natural. Kasi nakita naman, patayo na po. Pinakita niya talaga yung miracle niya sa amin kasi akala ko talaga wala na eh. Pero I thank God talaga. I thank Padre Pio for helping me. Pwede mo na po yung tutorial ko po na binigay sa akin ng doktor ko. Ang saya niya at niya din na makita niya kung nakatayo at nakalakad na. Ang may papayo ko sa mga stroke patients natin. Number one, alamin po ninyo yung sakit ninyo. Kasi akala man ang magiging sandata ninyo para sa tamang landas ng recovery. So tama po yun, mag-follow up kayo sa mga doktor. Hindi kami ang sagot sa lahat ng sakit sa mundo. Kasama pa rin dyan yung pananampalataya. Kung may pananiniwalaan ka, na may inaasahan ka na tulong na manggagaling sa Diyos para makarecover ka, malaking bagay yun. It's there. Samantala, para mabigyang linaw ang dimano pagtagas ng langis mula sa replika ni Padre Pio, ang imahen sinuri ng eksperto. Ayon sa olive oil kasi, olive tree. Possible na like sa covering before you paint, pag hindi sila nag-match, pwede yung pag-react. And also, temperature, yun yung pinaka-laking factor. It comes from Italy, from cold weather. Pag yung temperature is mainit, umi-expand yung wood. Tapos pag temperature cold, nag-slide yung wood. Dahil sa mukha, marami siguro yung butas-butas yan, na-trap yung mga chemicals din sa loob. When the image arrived, malamig yan kasi galing sa loob. Nag-absorb siya ng tubig, and then after 5 days down sa Marigong yun, when it has dried, yun, nag-ilabas yung tubig. Yung ginagawa ay tama. Pagkatapos ng masusing investigation na ginagawa ng simbahan. At ang investigation ay binubuo ng mga eksperto sa simbahan, mga teologo, meron din dyan ng mga scientists at iba pa. Nagaluhan ko yung dead, hindi pa rin magbabago ang faith ko kay Father Pio. Mas paintingin natin ang buhay, pananampalataya. Sa pamamagitan, wala ko na pagdarasal, pagisimba, pangungpisal, ang pagsampalataya sa Diyos, magbilagyo man wala, dapat eh, consistent. Tama. Pwedeng kumontra o magduda, pero para sa mga nananampalataya at mga naniniwala, nasa puso nila ang... Kasi sa kanila na yun, pabayaan lang natin mga mar, sa kanila na yung paniniwala na yan. Alright, thank you. Ay, mga istorya,